pera. Ito ang maglinis ng siminto. Ang hirap. Sa vlog na to, gusto kong ipakita sa inyo kung paano nga ba nililinis ng mga taga-kubyerta ang cargo holds ng barko matapos i-discharge yung mga laman nito. Galing kami sa Japan, doon kami nag-loading ng simento at bumiyahe kami ng almost 9 days papunta dito sa Singapore para naman i-discharge yung mga laman ng mga cargo holds ng barko. Hindi naging tuloy-tuloy yung discharging namin sa Singapore kasi umuulan. At every time na umuulan, tinitigil mo na yung operation kasi hindi pwedeng mabasa yung mga kargamento natin. At after 5 days ng discharging, umalis kami sa port at pumunta kami dito sa may anchorage area para naman linisin nila yung mga cargo holds ng barko para naman sa susunod na preparation ng pagloading dito. At ang masabi ko na hindi ganun kadali yung paglilinis sa mga cargo holds ngayon dito. Kakatapos lang ikarga yung mga kargamento dito sa loob ng bodega ng barko. At kung mapapansin nyo, halos sarado na rin yung mga bodega at nakasecured na rin yung mga crane ng barko. Ngayon, umabot ang halos 5 araw yung operation dito. At ang next sa voyage namin ay papunta kami ng Singapore. Mamayang 14:45 hours yung alis namin or 2 o'clock PM. At dahil dyan, halos mabilisang lang biyahe ito dahil malapit lang ang Singapore dito sa Japan. 9 araw lang biyahe namin papunta sa Singapore. Pero sa unang araw pa lang, mukhang nagbabadya na ng hindi magandang panahon. Sa experience ko bilang isang mandaragat, halos normal na lang sa amin yung ganitong maalon. Sabi nga nila, you cannot be a strong sailor unless you experience a big storm. Kaya naman, sumihaw ka lang sa indak ng panahon. Halos 2 linggo ang biyahe at nakarating din kami sa Singapore. At dahil kailangan namin magantay hanggang sa magkaroon ng available support, nag-drop anchor muna kami sa anchorage area. Matapos ang 4 na araw na pag-iintay, nakadikit na din kami sa port at umabot ng halos 5 araw ang discharging operation. Umalis kami at nag-anchorage muli para naman sa paglilinis ng bodega. At dito nagsisimula ang kwento na to. Tanggal man to, walang ano. Hey, mukha ka rin. Kumusta? Bibig ka rin. Ano, magisima ka ba? Gaano, gaano kahirap ang maging isang taga-kubyerta? Gaano kahirap? Oh. Hindi naman mahirap, sir. Hindi mahirap. Oo. Masaya? Basta sanay ka lang sa trabaho. Kaya naman kaya. Kaya. Kayang kaya.
Kaya nag-iman tayo eh. Bodega. Hindi naman ito mahirap sa akin dahil pangatlong beses ko na itong na-experience. Sa unang araw, maraming preparation at kailangan namin ng equipment. Sa paglilinis, mahirap kasi sa unang araw dahil ito ay lahat ng sulok ng kasulok-sulukan ng bodega. Kailangan namin iangat yung cherry picker para hanggang dulo para makuha yung semento. Sa bilang isang seafarer, kakayanin namin hanggat kaya dahil ito ay kailangan. Ako, enjoy lang talaga ako sa ginagawa ko. Kaya nga tayo nagsiman eh. Importante matapos lang talaga yung trabaho nang maayos, kahit nakakapagod, mainit, malikabok. Basta mahal mo yung ginagawa mo, mas mapadali yung trabaho. Ito na lang paglilinis namin. Ganito yung mukha namin. Ito na nga yung pangalawang araw ng paglilinis ng mga taga-kuberta sa mga cargo holds ng barko. At pagtapos nito, kasi halos natapos na rin yung mga bodega, isa na lang yung nililinis nila para matapos na malinisan yung mga cargo holds natin. After nito is paalis na rin kami dito sa Singapore at papunta na kami sa next port namin para doon mag-loading. Isa sa nakakapagod talaga ko yung pag-akyat baba mo ng bodega, dagdagan pa ng init at alikabok, tapos punta ka pa ng proa, pupa para kumuha ng gamit na gamitin panglinis sa bodega. First time ko kasing magkarga at maglinis ng simento. Lahat naman tayo siguro may part ng trabaho na nakakapagod. Pero importante, enjoy lang talaga. Kaya nga tayo nagbarko para magtrabaho. At bilang isang marino, sanay na tayo dyan. Basta sipag at tiyaga lang. Nang ano lang talaga, patience is a virtue. Yan.
Ang gabis na ka dyan. Sabon dyan, pagod. Sobrahan sa stretching. Pagod, sobrahan sa stretching sa Bodega. Hello guys! Tayo, gusto ka naman? Ayos lang. Ayoko na. Uwian na. Mamaya, shampoo yung katapat. Gano'ng katika siya? Try po hawakan. May shampoo ka po ba? Marami ako doon. Parang nagkutuloy. Oreo. Lele, son. Oo nga, matigas. Yung photo si Sir, so guys, nakita nyo na kung paano nga ba yung proseso or kung paano nga ba nililinis ng mga taga-Cubeta yung mga cargo holds ng barko. So, masabi ko na hindi ganun kadali kasi maalikabok, mainit. Tapos, alam mo yun, talagang medyo nakakapagod. Pero, part na kasi ng trabaho namin yung dito sa barko. At hindi naman palaging ganun yung proseso guys. Kasi depende na lang kung ano nga ba yung kargada nyo. Pero pag simento kasi guys, usually ganun talaga. Kailangan yung gamitan ng pressurized air para maalis yung mga nakapit sa bawat gilid-gilid ng cargo holds. So kung sa tingin nyo guys, doon na natatapos yung lahat na yun. Actually hindi pa kasi matapos silang gamitan ng pressurized air yung loob ng bawat Bodega. Umalis na kami sa Singapore. After noon, kailangan naman nilang walisan, kailangan nilang ipunin, kailangan nilang alisin yung mga natirang semento dun sa loob ng mga cargo holds natin. Medyo matrabaho din to ah, kasi alam mo yun, kailangan yung walisan yung napakalaking Bodega. Kailangan yung walisan talaga ng mabuti kasi after noon, gagamitan nyo naman ng pressurized water para malinis talaga yung loob ng Bodega natin para sa susunod na preparation sa pag-loading operation dito sa barko. Sa barko, hindi yung masabi kung kailan masaya o kailan nakakapagod. May araw na relax at may araw din naman talaga na psoy. Pero pinaka-importante ay mahalaga. At ang mahalaga ay importante. Na sa lahat ng gagawin mo, gawin mo ito ng may puso. Dahil kinabukasan, worth it ang lahat ng ito. May bayad kaya yun? Kaya nga tayo ng barko para kumita ng dollars, diba? Ngiti ka lang. Dahil ng pikon ay talo. Ang tataong may galak sa puso, siguradong panalo. Tayo'y Pilipino.